Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang panglabindalawang game ng Golden State Warriors ngayong season. At ito ay kontra sa koponan ng Memphis Grizzlies. Coming into this game mga ropa, 7-5 ang standings ng Memphis Grizzlies, samantalang Golden State Warriors ay tumataginting na 9-2 sa standings. Currently mga ropa, pangalwa sa standings sa koponan ng Golden State Warriors at pinangungunahan sila ng Oklahoma City Thunder na tinalo din ng Warriors. Ngayon mga ropa, ito ang pangalawang game ng Golden State Warriors dito sa NBA Cup at kalaban nga nila dito ang koponan ng Memphis Grizzlies. Dito sa game na to mga ropa, tinalo ng Golden State Warriors ang koponan ng Memphis Grizzlies. Napakalakas talaga ng koponan ng Golden State Warriors ngayong NBA season. Himay-himay natin ang kanilang ginawang diskarte para makuha na nila ang kanilang pang-sampung panalo ngayong season. Ito ang game analysis, Golden State Warriors versus Memphis Grizzlies. Simulan na natin to. Okay game. Dito muna tayo sa first five na ginamit ni Coach Steve Kerr mga ropa. Starting point guard dito si Stephen Curry. At ang interesting dito mga ropa, ang shooting guard na ginamit ni Coach Steve Kerr dito ay si Lindy Waters. At the same time, kasabahin nila dyan si Draymond Green at si Andrew Wiggins sa may forward. At ang kanilang laging starting center dito ay si Jackson Davis. Sa mga past games ng Golden State Warriors mga ropa, ang shooting guard nila lagi na nag-i-start ay si Moses Moody. Pero this time si Lindy Waters na ang nag-start dito para kay Steve Kerr. Para sa akin mga ropa, ang move na to ni Coach Steve Kerr ay sobrang commendable. Dahil sa mga ganitong pamamaraan niya, nakakapag-experiment siya ng different lineup. In this way mga ropa, napagbalasa niya ng lineup, mahanap niya ang pang-diinan dito na first five. At dito nga mga ropa, sinubukan niya na first five si Lindy Waters sa may shooting guard. At unang bira pa nga lang ni Lindy Waters dito mga ropa, finake niya ang tira dito sa may corner three-pointer. Easy money, no problem, basket is good para kay Lindy Waters ang three-pointer. At sumunod na play dito ng Golden State Warriors mga ropa, pansinin natin yung mga players sila na lahat ng players sila dito nandoon sa may labas. Pero ang main factor talaga dito mga ropa, yung crucial dito, yung screen na to ni Jackson Davis. At pansinin nyo rin yung senyas dito ni Stephen Curry na pinapapunta niya na si Andrew Wiggins doon kay Jackson Davis para sa hand-off na to. Dahil sa screen na yan ni Stephen Curry mga ropa, na delay yung defender dito ni Andrew Wiggins. At the same time, naharangan din yan sa screen ni Jackson Davis. Ang tendency niyan mga ropa, libreng-libre ang tira dito ni Andrew Wiggins dahil sa multiple screens na dinaan ano kanyang defender. Ang outcome naman yan mga ropa, easy money, no problem ang tira ni Andrew Wiggins, basket is good. Tapos dito mga ropa, 6 na minuto dito sa first quarter, pansinin natin ang move na ginawa dito ni Coach Steve Kerr. Sa koponan ng Memphis Grizzlies mga ropa, pinasok si Zach Edey. Napakalaking tao niyan, napakatangkad niyan para sa center. Pero tignan niyo ang ginawa dito ni Coach Steve Kerr. Nilabas niya si Jackson Davis dito at pinalta niya ni Gary Payton. Ibig sabihin dito mga ropa, si Draymond Green ang magiging center dito ng koponan ng Golden State, natatapat dito kay Zach Edey. Ito ang small ball lineup ni Coach Steve Kerr. Tingnan natin kung uubra to versus dito sa Memphis Grizzlies na pagkalaki-laki talaga ng center sa katauhan ni Zach Edey. Pero sa possession na to mga ropa, nakakuha ng knockout play dito ang Golden State Warriors. Nawala sa mata ni Zach Edey dito yung binabantayan niya ng si Andrew Wiggins. Kaya ang dali lang nabasa ng Golden State Warriors dun sa may loob, yung bola kay Andrew Wiggins, easy 2 points para sa kanya, basket is good. Sa pagpasok na to ni Zach Edey mga ropa, agad naramdaman ng Warriors ang presensya ng taong to. Offensive rebound tip in ni Zach Edey, hindi pumasok. Ang ginawa niya dito, dinakma niya yung bola kay Andrew Wiggins. At the same time, nandyan din sa ilalim si Draymond Green. Ang ginawa ni Zach Edey dito mga ropa, hook shot pa board, easy 2 points, basket is good para kay Zach Edey. Dito sa play na to mga ropa, makikita natin na kayang-kayang madominate ni Zach Edey dito ang rebounds. Kaya ang ginawang discard dito ni Coach Steve Kerr mga ropa, nilabas niya si Draymond Green dito para lumaki ang kanyang lineup at pinasok niya si Kevon Looney. 4 minutes ang natitira dito sa first quarter mga ropa, kaya good move yan para Coach Steve Kerr na ipahinga muna dito si Draymond Green at gamitin na si Kevon Looney. Pero dito mga ropa, ang tendency kasi niyan pagka nandito na si Kevon Looney, naka-drop defense siya sa may 3-pointer. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, nasa may 3-point line si Zach Edey at pinasaan siya dito sa may 3-point line. Naka-drop defense nga dito si Kevon Looney. Ang resulta at outcome niyan mga ropa, 3-pointer para kay Zach Edey. Basket is good, no problem ang long bomb. At dito sa game na to mga ropa, ang gandang depensa pa din naman ang pinapakita ng Golden State Warriors. Dito nga halos walang maging tira dito ang upunan ng Memphis Grizzlies. Kahit anong paikot nila sa bola, naku-close out pa rin sila ng Golden State dito. At the same time, ayaw din talaga ng Golden State ng open 3-pointer dito sa kalaban. Kaya ganyan talaga yung ikot ng depensa nila. More on close out. Muntikan pa nga maputukan ng shot clock dito ang upunan ng Memphis Grizzlies dahil sa depensa ng Golden State Warriors. Pero grabe ang tira na to ng Memphis. Kahit maubos na ang oras na igawa pa rin ipasok, no problem, easy money, basket is good. At sabi ko nga mga ropa, sobrang higpit ng depensa ng Golden State Warriors. Ito ang patunay dyan. Still ang nakuha nila dito sa possession na to. At ang outcome resulta niyan mga ropa, fast break points para sa koponan ng Golden State, easy 2 points, basket is good. Back to back possession ng Memphis Grizzlies mga ropa, nakuhanan sila ng steal dito ng Golden State. At the same time dahil sa back to back steals na yan, back to back basket din ang nagawa dito ng Golden State Warriors. After ng fast break na yan ng Golden State mga ropa, nakakuha pa sila ng play dito kung saan si Lindy Waters na naman ang sineta pa nila. Open 3 pointer para kay Lindy Waters, basket is good yan. At another one mga ropa, possession ulit ng Golden State, si Stephen Curry naman ang tumirada dito. Pinukol na ni Stephen Curry ang 3 pointer, basket is good din para sa kanya.
kanya, easy money. At sa possession ng Memphis Grizzlies, mga ropa, ang sabi ng Warriors dito, no easy shot. Kaya dito, mga ropa, kahit corner 3-pointer na to ni Jaren Jackson, hinabol pa rin talaga to ng dalawang players ng Golden State Warriors para magkaroon ng resistance. At ang ending nga niyan, mga ropa, mintes ang tira na to ni Jaren Jackson. At sumunod, mga ropa, fast break ng upunan ng Memphis Grizzlies, pero nahabol pa rin ng Golden State Warriors sa depensa ang upunan ng Memphis. Black ang tira na to ng Memphis. Good defense again by Golden State. At segundo na lang natitira sa second quarter, mga ropa, pansinin natin na si Stephen Curry nagbabando ng bola dito. Inatake niya ang depensa ng Memphis Grizzlies. Sumalo na dyan si Jaren Jackson para mag-close out. Pero fade away mid-range jumper ang pinakulan ni Stephen Curry dito. Muntik pa niyang mabuzzer beater ang oras. Nakapag-convert pa siya dyan ng 2-pointer kahit paubos na yung oras dito sa may first half. 55-48 ang score. 7 puntos ang hawak na kalamangan ng Golden State Warriors pagpasok ng third quarter. At dito sa third quarter, mga ropa, sinimulan ni Stephen Curry ang quarter na to sa kanyang 3-pointer. Nag-set ng screen dito si starting center Jackson Davis kay Stephen Curry. At syempre, gagamitin ni Stephen Curry yan, mga ropa, para sa easy money basket is good 3-pointer na to. Sunod-sunod na 3-pointers ang pinakawalan ng Golden State Warriors dito sa quarter na to, mga ropa. At sa penetration na to ni Podziemski, mga ropa, nakuha niya ang double team dito ng Memphis Grizzlies. Bahagyan nilang iniwan dito si Draymond Green sa top of the key 3-pointer. Ang ginawa ni Podziemski, mga ropa, kinick out ang bola pabalik kay Draymond Green. At kung Golden State Warriors fans ka, mga ropa, at nakita mo si Draymond Green na open sa may 3-pointer na pupukol ng 3 points, medyong umiti ka na, mga ropa, kasi si Draymond Green ngayong season ay mayroong tumatagindeng na 45.2% sa may 3-point line. At dito nga, mga ropa, di niya pinahiya ang pasa ni Podziemski dito dahil binukol niya ang 3-pointer na to. Easy money, basket is good. At another one, mga ropa, umisa pa siya galing sa pasa ni Stephen Curry. Again, another 3-pointer na naman para kay Draymond Green. Basket is good na naman yan. Sa pagkakataon na to, mga ropa, 77-67 na score. Lamang na ng 10 points sa kupunan ng Golden State Warriors dito sa may third quarter. At depensa ng Golden State Warriors dito, mga ropa, nag-pressure defense dito si Stephen Curry at nakakuha siya ng steal dito mula sa kanyang press defense. Pagkakuha ni Stephen Curry ng steal na yan, mga ropa, open na open siya dito sa may 3-pointer. Ipinukol na ni Stephen Curry yan. Again, basket is good na naman para sa kupunan ng Golden State Warriors. Napakadelikadong team ng Golden State Warriors ngayong season, mga ropa. Dito sa game na to, mga ropa, pumukol ang Golden State Warriors ng 46 shots sa may 3-pointer. 19 ang pumasok doon. Samantalang 7 out of 42 lang ang Memphis Grizzlies dito sa may 3-pointer dito sa game na to, kumpara sa 19 3-pointers na naipasok ng Golden State. Sa 19 3-pointers na yun, mga ropa, isa ang tira na to ni Kyle Anderson. Pasimple siyang nakapwesto dito sa may corner 3-pointer. At again, mga ropa, pinukol na ni Kyle Anderson ang 3-pointer na yan. Basket is good again para sa kanya. Kaya dito sa quarter na to, mga ropa, natambakan na ng gusto ang upunan ng Memphis Grizzlies. Sa scenario na to, 102-84 ang score at 4th quarter na, mga ropa. Again, Draymond Green na naman ang pumukol ng 3-pointer dito dahil sa drop defense na ginawa sa kanya ni Zach Edey. Open 3-pointer para kay Draymond Green. Again, basket is good na naman yan para kay Draymond. Tambakol ang upunan ng Memphis Grizzlies dito. Dun sa huli, nakahabol sila. Pero ang ending, nakabit pa rin ang Golden State Warriors ang panalo. Dahil sa napakagandang depensa nila at napakainit na shooting nila, tumataginteng na 10-9 standing sa upunan ng Golden State Warriors ngayong season. Pangalwa sila sa OKC Thunder na may standing sa 11-2. Ngayon, mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.